Hello guys, magandang araw po sa inyo and welcome back to my channel. Ito po ang Hernan Dog World TV. Guys, ito tips lang para do sa mga bagong nag-aalaga ng aso at kahit naman yung mga dating nag-aalaga na ng aso. Basta ito lang ang tips ko sa inyo, kaya guys, panoorin niyo to. Hello guys, ngayon kung kayo magsisimulang mag-alaga ng aso, ito lang yung tips ko sa inyo. Kailangan tanungin nyo po muna ang inyong sarili kung ano po talagang aso ang dapat sa inyo. Tingnan nyo muna ang inyong budget, ang inyong lugar, kung acquired ba yung aso doon, o tanungin nyo po muna ang family nyo kung talagang anong aso ang gusto nyo. Kasi mamaya, bumili kayo ng aso, big dogs ang gusto nyo, ay hindi naman pwede sa mga bata dahil nagandahan lang kayo doon sa aso kaya nyo binili. So huwag pong ganun. Dahil ang pag-alaga po ng aso ay isang responsibilidad. Tama po yan. Isa po yung responsibilidad. Dahil syempre may effort, time, and money po tayong kasama dyan. Hindi lang po yan basta binili natin at ilalagay lang natin sa kulungan o sa cage. So, dapat po ang pag-aalaga ng aso ay merong tender loving care. Dahil ang pag-aaso po, ang mga aso ay nangangailangan ng tamang pagmamahal. Dahil yan po ay ating kapamilya. Siyempre, kita nyo naman po, pag may mga namamatay na aso, yung iba nililibing na maganda, o kaya yung iba pinapakremate. So, ganun lang po. Kaya, pagpipili kayo ng aso, tingnan nyo yung malaking aso o mabalahibong aso, o yung mga short coat na aso, o yung mga nangangagat na aso. So, yung mga bagay na yan, tingnan nyo po muna yan. Isa-isa, pumunta po kayo sa mga dog show para ma-experience nyo yung talagang gusto nyong aso. Dahil minsan, gusto nyo lang ng maliit na aso dahil nakukutan kayo. Pero, ang gusto nyo pala yung malaking aso. So, para maging happy kayo, doon kayo tumingin. At, syempre, magtanong din po kayo sa mga professional breeders and professional dog trainers and handlers. Saka isa pa po, guys, ito. Yung sinasabi ko pong responsible ownership para sa mga aso. Siyempre, pag nilagay niyo yung aso sa loob ng bahay niyo, yan, ang responsibilidad po natin dyan, linisin ang mga dumi nila, yung ihi nila, yung pupu nila. Yan, siyempre, ganun. Dahil minsan, nasa loob lang ng bahay, di nyo naiilabas. Yun. O kaya naman, bigyan nyo sila ng time na ipasyal, ilabas yung mga aso, i-exercise. So, sa paglabas nyo sa mga aso, nasosocialize sila at nakikilala nyo kung ano po talaga ang kanilang attitude o temperament. Dahil syempre, talabas o yung mga aso, may iba't iba pong temperament yan. May mabait, may matatakutin, may mahiyain. May minsan ayaw lumakad, may matapang, at meron naman po na sobrang bait. So doon natin makikilala yung aso natin pag ini-exercise natin o sinosocialize natin sa labas. Dahil syempre, ayan, importante din yung lumalabas nga sila dahil nakakakita sila ng iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klaseng hayop, at syempre yung kapaligiran. Yun. So doon natin malalaman. Kaya importante po yan na may exercise na binibigay tayo sa aso. Daily routine or every other day routine. Basta dapat po ini-exercise yung mga aso. At saka syempre pa po, yung dito yung feeding nila. Yan. Syempre, pag bumili tayo ng aso, yung feeding ng aso ay kailangan nating ibigay sa kanila yung proper diet. Dahil ang aso hindi po nagsasalita yan. Hindi natin alam kung anong gusto nilang kainin. But, sa dog food na binibigay natin o kung ano man gusto niyong dog food, bigyan natin sila ng masustansyang dog food. Dahil yun nga sinasabi ko, ang mga aso po ay family member. Hindi po yan basta binili nyo at ikukulong nyo lang po dun sa cage, sa labas ng bahay. Yung bang wala lang. Siyempre, nakakaawa din naman po yung aso. Saka isa pa po, ang mga aso ay kailangan din ng tamang grooming. Yan. Kung long coat yung aso nyo, of course, i-groom yan. Lagi, susuklayin, papaliguan, bibilihan natin ng shampoo,
At saka syempre susuklayan, iaayos yung balahiboy, minsan pa pinapagupitan yung aso. So yan, yung mga bagay na yan, lalo na doon sa mga long coat. Yung iba nakikita kong nag-aaso, tapos mga long coat, kita ko yung mga buhol-buhol yung balahibo, halos kinakain na ng balahibo yung katawan. So buong balahibo niya, buhol-buhol na, parang malaking damit na siya, na malaking kumot na siya na nakalapat sa katawan ng aso. So yung ganyan klase, guys, mali po yung ganun. Kaya yun nga, sinasabi ko sa inyo, bigyan niyo po sila ng oras habang nasa inyo sila, habang nabubuhay sila, yung tamang pag-aalaga. Magbasa po kayo sa internet, manood po kayo sa YouTube, o magtanong po kayo sa maayos na breeder. Kaya yun nga, sinasabi ko, ang pag-aso ay isang responsibilidad. Yan, na para meron kayong anak na nag-aaral. So, yan. Yan po yung masasabi kong tip sa inyo. Kaya para sa lahat, siyempre, yung iba, bibili ng aso, na bawa, show type o pet type, parehas din pong aso yan. Kaya show type o pet quality type, parehas din po yan na kailangan ng pagmamahal ng aso. Ah, pagmamahal ng tao at ng pamilya. Ayun. Kaya guys, kung ito lang po masasabi kong tip sa inyo, at syempre, yun, sundin nyo lang po yan one by one o part by part, at syempre, para sa ikatatagal ng buhay ng aso nyo. Yan. Tender loving care and proper diet at saka exercise. Yan lang pong tatlong yan ang kailangan ng aso para humaba ang buhay nila. Ilang years, minsan abot ng 16 years, 15, 16 hanggang 20 years. Yan. So, matagal natin silang makakasama. Kaya guys, hanggang dito na lang po itong aking tip sa inyo about sa pag-aalaga ng aso o yung mga beginner na nag-aaso. Kaya guys, kung nagustuhan mo itong video na ito, mag-like ka. At kung di ka pa nakasubscribe, of course, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng video na i-upload ko. Kaya guys, karami pong salamat sa inyo.